Tagal pa raw ba yan? Mabilis na lang daw po, sabi niya. May ina-adjust na lang po sa ilalim. Ang oras na, baka tanghaliin tayo. Patrick! Patrick! Ako bahala sa siya. Ano yan? Kumakain ka, nakala ko may inaayos ka. Tapos pa yan, okay na yan. Eh, ba't di ka sumasa ko tinatawag kita eh? Mayroon naman yung bibig ko, di ba masama masalala pang bilangan ng bibig? Sige na, babaan niyo na yung kotse. Ikaw, maghilamos ka nga doon para makaalis na tayo. No, okay na to. Natabi ko lang tumata. Wait. Pepito. Nako, mangungutang ka na naman. Grabe ka naman. Hindi naman ako utang eh. Sigurado ka, ha? Oo. Makikisabay sana ako sa'yo. Dahil pupunta ako sa mga aras sa opisina, imbis nang mamasaya ako, sasabay na lang ako sa'yo. Nagtitipid kasi ako eh. Oh, sige. Pagkatapos ito, sumabay ka na, ha? Ah, sige. Great. Ay, pero, Pepito, my friend. Nako, ito na. Meron ng my friend. Oh, ay, yung pauwi kasi, hindi na ako makikisabay sa'yo eh. Kaya? Kaya bigyan mo ako ng pamasahe pauwi. Nagtitipid kasi ako eh, di ba? Ma, kailan ka ba mag-grocery? Wala na tayong supplies. Sa isang linggo. Sa isang linggo? Eh, wala na nga tayong sabon, shampoo, toothpaste. Anong magagawa ko? Kinakapos ako. Tsaka wala na masadong kita ang gift shop. Mimi, wala na tayong lulutuin mamaya. Anong wala? Walang bigas. Walang ulam. Ganon? Tsaka maniningil ako. May pautang ka? 3 buwan di mo na ako sinusweldohan. 3 buwan lang pala eh. Inaabot nga tayo 6 na buwan eh, di ba? Sobra ka na, kailangan ko ng pera. Wala nga eh. Hindi ba eh, wala nga tayong pambiling bigas. Kinakapos talaga ako. Kinakapos din ako. Nang ano, pera? Nang pasensya. Hello. Hi! Cookie! Hi! Kayo? Hi, Kita! Hi! Hala, makikikain dito yan. Good morning, sir! Hi. Good morning, sir! Good morning, Hayde mo! Ha? Nagarito sa building yan. Kilala ko yan. Wala kasi nga hindi. Tsaka mukhang gusgusin. Anong gusgusin? Nandiyan ka na, sir, ha? Bago na stino lang siya dito. Sir, tayo lang, sir. Tayo lang. Harangan mo. Lagi na ba nakapupunta rito, ha? Ibinilin po kayo sa akin, sir, Pepito, eh. Lagi daw po kayo nung utang. Sarami ni Pepito yun? Oo. Oh. Hindi siguro. Harangin mo, pre. Sir. Teka, ha? Pepito! Sir! Pepito! Tika muna! Pepito! Sir, baka sabota yun! Pepito! Pepito, my friend! Upo kayo. Salamat. Siya pala si Washington. Washington ke. Boyfriend ko. Han, tita ko, ang half-sister ko, at si Berta kasama nila dito sa bahay. Kamusta po kayo? Okay naman. Ay, Cookie, buti naman napasyal ka. Ang tagal mo yata nawala, ah. Oo nga, eh, pinagbakasyon kasi ako nito sa States. Taga doon kasi siya. Ah, doon ka nakatira. Yes, andun kasi yung business ko. Pero, Filipino citizen pa rin naman ako. Ah, so nagbabakasyon ka lang dito? Actually, tita, kaya po kami nagpunta dito, eh, para magpakasal. Oh, wow! Talaga? Kailan? Pinaplano pa namin. Asa. Bago kami bumalik ng States. ASAP? Anong ASAP? As soon as possible, ma. Madalian naman. Opo, tita. Hindi kasi siya pwedeng mawala ng matagal sa negosyo niya. Kailangan niyang i-manage. So, anong plano niyo? Naku, simpleng wedding lang. Hindi naman namin kailangan ng ingrande. Yun nga lang medyo madalian na kasi kulang na kami sa preparation. Sa bagay. O sige, tutulungan namin kayo sa preparations. Ako nang bahala sa makeup mo. Uy, salamat. Tita, isa pa pala. Gusto sana namin na ikaw ang maghatid sa akin sa altar. Ako? Opo. Tapos ikaw naman sis ang maid of honor. Oh, wow, naku, thank you. Game ako dyan. Thanks. O sige, planuhin na natin. Eh, teka,
Saan ba kayong magstay habang nandito kayo sa Manila? Mag-hotel lang kami habang nagpre-prepare. Naku, wag na! Dito na lang kayo tumira! Totoo ba, tita? Okay lang po? Wow, wala ka na nga pera. Nag-iimbita ka pa. Dito na kayo. Para na sa ganun, yung ibabayad nyo sa hotel, edi sa akin yung ibayad. Sweetheart. Ano? Na-withdraw ka na ba yung perang hinihiram ko? Pambihira ka naman eh. Ang laki-laki naman ang hinihiram mo. Eh, siyempre, over the counter yun. Ay, no problem. Sasamahan kita. Tommy, wala ka man lang bang planong maghanap ulit ng trabaho? Wala pa eh. Eh, wala ka ba naiisip na pwede mo pagkakitaan ng extra? No, actually, now that you mentioned it, meron ako yung propose sa'yo para kumita tayo ng extra. May naisip ko eh. Ah, talaga? Yup. Ano yun? Now is the best time para humingi ka ng raise kay Pepito. Ha? Huh? Ang bihira ka naman. Akala ko naman mag-a-apply ka ng trabaho o mag-ahalap ka ng pagkakakitaan eh. Ay, sa akin ka rin naman pala aasa. Nag-a-apply mo naman ako eh. Nag-a-apply ako as a salesman. Oh, ang nangyari? Hindi ako natanggap. Eh, sabi nila kasi eh, nag-a-apply sila ng trustworthy. Hindi na nga nila ako sinubukan eh. Minsan kasi nakikita sa mukha yan eh. Teka. Mukha ba ako maluloko? Don't answer. Excuse me everyone. At elegant dito. May papakilala ako sa inyo yung bago nyong makakasama dito sa taba. Si Blue. Hi po. Blue. Si Janice, si Blue. Hi, Blue si Janice. Oh, siya yung magiging assistant mo ha. Ikaw na bahala mag-train sa kanya ha. Opo sir. Hi, Blue. Ako si Tere. Naku, pasensya ka na sa boses ko. Medyo pause na. Pero matuturuan din kita sa mga gawain dito. At kung kailangan mo, katulad ng mga tissue load, merienda, meron ako niyan. May tinda ako. At saka dito na ako. Ayan. Makuha ka sa tingin. Uy, kakasal ka na pala. O, nasan yung mapapangasawa mo? May inasikaso lang po, kaya hindi nakasama. Siya nga po pala. Gusto sana namin kuning flower girl, si Clarissa, sa kasal namin. Si Clarissa? Naku, oo, sige. Naku, matutuwa yun. Salamat po. At saka, sana kayo rin po ni Sir Pepito bilang mga ninong at ninang. Talaga? At ako, okay ako dyan, ha? Pero sabihin niyo rin kay Pitoy, eh, para formal. Pero sigurado ako papayag. Elsa? Ibig ba sabihin, pag natuloy ito, magkumare na tayo? Oo! Eh, kumare, total hapon na. Eh, kumare, pwede bang dito na kami maghapunan? Total magkumare naman na tayo. Ma! Don? Eh, kung ako tatanungin nyo, mas maganda siguro kung tataas niyo yung pwesto niya. Tingin mo makakatulong yan? Ay oo, kasi pag nandoon siya sa posisyon na yon, naku, eh, mas magiging maganda yung trabaho niya. Ako nga, binabala ko nang gawin dito yan. Magtataas na ako ng posisyon para mas maayos yung trabaho na dito. Ah, may point ka. Uh-huh. Sige, gagawin ko na yan. Tataas yung pwesto niya. Ay, talaga? Eh, ako rin, no, sasubukan ko ho dito. Tapos balitaan ho tayo, ha? Okay. Sige, ha? Mama? Thank you. Gusto mo ba? Sige na. Oh, no. Ate Cookie! Join ka na sa amin! Oh, sige, maya-maya, ha? Sige, sige. Ang cute-cute ni Clarissa, no? Ang laki-laki na. Oo, nako. Ikaw, cute din magiging baby mo. Oh, excited na nga po ako, eh. Ano kayang feeling na nanganganak? Nako, ang hirap-hirap po. Ang sakit. Bakit? Nanganak ka na ba? Hindi pa. Kwento sa akin ni Berta. Makakayanan mo yon. May mga gamot naman eh. At saka alam mo, pag nakita mo yung baby, pag lumabas na, nako, mapapawi lahat ng pinagdaanan mong hirap. Mawawala lahat yon. Ay, feeling ko nga. Ay, Robert, pagin nga, please. Opo, ma'am. Tanong mo kay Maria. Kapapanganak lang yan. Ay, hindi po. Matagal na po ako nanganak.
Hindi, ibig kong sabihin, wala pang isang taon, hindi ba? Ah, pero nakalimutan ko na din po. Naku, ma'am, yan pa si Maria tinanong nyo. Eh, yung ulam nga kanina, malamang nakalimutan niya. Uy, naalala ko ato sino. Hindi, kahapon pa yon. Kahapon pa ba yon? Kaya pala matigas na yan. Hindi, ang ibig kong sabihin, iba yung ulam kanina, tsaka iba yung ulam kahapon. Ay! Tama na! Eto, kasta sabi ko. Ay. Dito na po yung sundan ng mga kaklase. Hello, sir. Good afternoon po. Ay, good afternoon po. Tuloy po. Susundin lang sana namin mga bata. Ay, magperyanda ho kaya muna kayo. Ako, huwag na. Nagmamadali kami. Eh, sigurado ho ba? Para naman medyo makalangoy pa yung mga bata kahit sandali. Oo, hindi na. Sobrang na nakakaya. Ang totoo niyan, may importante kami yung lalakarin ng kasama ko. Kaya, salamat na lang, salamat na lang. Oo, mga bata, halika na. Ate Cookie, halika na. Aalis na yung mga classmate ko. Sige na nga, sasamahan na kita. Pare. Aalis na ba tayo? Actually, pare, pwede ba naman maya-maya para mag-enjoy naman yung mga bata? Tama, pare. Tama. Mamayan na kami aalis. Ang ganda naman kasi talaga ng katawan ni Cookie. Oo nga. Sana hindi magbago kahit manganak siya. Oo nga po. Eh, sana hindi magaya sa inyo. Wow! Magsalita. Eh, ikaw hindi. Ano, mag-swimming? Hindi, mamaya na lang. Kakaligo ko lang eh. Oo, dinig na dinig ko. Sabi ni Sir, may itataas daw siya ng pwesto. Ipapromote? Eh, ganun na nga. Eh, normal naman yun sa mga kumpanya. Meron talagang napopromote. Ang tanong, sino yun? Eh, sana ako. Feeling ko, ako yun. Sir Vincent, paano ko mapopromote? Eh, ang tamad-tamad mo. Sino ba ang natutulog sa oras ng trabaho? Ba't ikaw? Hindi ka natutulog sa oras ng trabaho? Oo, pero hindi katulad mo. Natutulog habang nagmamaneho ng delivery truck. Yun lang. Ito na yung USB dun sa PowerPoint na pinapagawa ko sa akin. Tapos na? Inumpisahan ko na agad para matapos ang maaga. Bababa lang ako saglit, okay lang? Oo, sige, okay lang. Sige. Kayo, wala ba kayong pabibili? Ay, papasabay? Ako, pakibili na lang ako ng bola-bola, 10 pieces. Okay, sure, copy. Pakiabunuhan mo muna ha, bayaran kita mamaya. Okay, sige, no problem. Thank you. Hindi ka rin makapal, no? Ito ka ba? Okay lang yun, no? Si Blue? Ay, sir, bumaba lang po sandali. Anong masasabi mo doon sa bata? Si Pagen, ha? Ay, opo, sir. Minsan nga kahit di niya trabaho, siya na gumagawa eh. Kagaya kanina, yung report na pinapagawa niyo kay Vincent, siya yung tumapos. Ilaglag talaga ako. Hindi, ayaw mo na to, okay, no? Mabilis talaga magtrabaho yung bata, eh. Magaling. Okay siya, eh. Sige. Ayan, mukhang si Blue na ang paborito ni sir. Parehang puri eh. Baka siya yung ma-promote? Eh, dapat lang i-promote yun. Masipag eh. Hindi ka tulad mo, Vincent. Tamad ka. Hindi ako tamad! Vincent, natapos mo na yung inventory mo. Hindi pa. Kita mo na? Tamad ka nga. Pagkampihan pa itong mag-jowa ito. Palibasa, wala kang jowa. Jowa ko! Oh, nabalitaan ko, kinukuha mo na kaming Ninong at Ninang sa kasal. Okay na yun, ha? Salamat po, ah. Thank you po. It will be an honor. Wala yun. Basta si Cookie, okay sa amin yun kasi parang pamilya na rin namin yun. Mag-ano na lang tayo, mag-set na lang tayo ng ibang araw para sa meeting, ha? Usapan oo, tama. Excited na ako. Mimi. May mga idea kayo, suggestion, sabihin nyo na para magkatugma-tugma tayo, ha? May plano ba kayo? May plato pa kayo? Ma, anong plato? Eh, di ba meron ka na nga? Hindi ba ako kumukuha dun, eh? Ayoko nang pagsamasamahin sila lahat sa isang plato lang. Sir, sa ngayon, binubuo pa namin yung entourage. Wow. Ay, kunin niyo sila Chito at saka Nikki para kumanta sa kasala. Magaling niya mga yan. Naku, oo nga, nabalitaan ko ngayon chinikin niyo eh. Naku, sige, alamuhan, magaling sila. Sila
ang pakantahin natin. Hmm. Sure, sige. Okay yan. Ah, by the way, nabilitaan ko Cindy ka daw. Oo. I think you should meet my best man. Si Jefferson! Naku, oo nga. Feeling ko, madali kayo magkakabalagayan ng loob. Sure! Teka, ah. Ikaw si Washington, best man si Jefferson. Sino'y abay? Si Trump? Hindi po. Daddy ko po yun. Nabalitaan ko nga eh. So, sino ba mapopromote? Ay, hindi ko alam. Wala pa naman makakaalam eh. Siyempre, hindi naman nila sasabihin kung sino. Alam mo, sorry ha. Pero kung ako tatanungin mo, dapat ikaw. You should deserve the promotion. Ganon? Eh, wala naman kasi may control nun. Wala naman kahit sino may control nun. Pero pakiramdam ko si Blue. Blue? Yung trainee? Teka. Bakit naman siyang ipopromote? Eh, trainee lang siya. Eh, siyempre si Sir Pepito naman ang boss, so siya ang masusunod. Hindi tama yun eh. Basta tutulungan kita. Tutulungan kita para ikaw ang ipopromote ni Pepito. Ay, naku, wag no, na, nakakahiya. No. I don't want to hear it. I will help you. Alam mo naman nandito ako para tulungan ka. I'm not selfish. Okay? And I really believe that you deserve the promotion. Para magkaroon ka rin ng race. At kung may race ka na, magkakapera na tayo. Ayun! Hindi ka pala selfish, ha? Kaya effort na effort kang tulungan na kumapromote kasi pansarili mo. No! No! Sa kanya! So, ikaw pala si Didi, yung magiging partner ko. Oo. At ikaw naman si Jefferson. Tama nga si Washington. Maganda ka talaga. Actually, nung nakita kita sa Facebook, naganda na talaga ako sa'yo eh. Lalo pa pala sa personal. In-stalk mo ako? Eh, hindi naman. Eh, siyempre, ikaw yung maid of honor ko. Teka, don't tell me. Hindi mo ako sinek sa Facebook. Medyo. Na-disappoint ka ba sa nakita mo? Hindi. That's good. Kasi ako, talagang natuwa talaga ako. Alam mo yung tipong pag in-add mo ako sa Facebook, kaya ako siya pag-add kita. Bakit ako ang mag-a-add? Hindi ba dapat ikaw? Ah, nga. Hindi, joke lang. Actually, in-add na kita. Check mo. Maga? In-add na kita. Oo nga, no. Ang bilis mo, ah. Siguro tinuruan ka ni Washington kung ano sasabihin mo, no? Hindi, no. Mas marami pa akong alam dun. Magkasama ba kayo sa States? Oo. Medyo matagal din. Kasi all our lives, magkasama talaga kami ni Washington. Kasi mula elementary, hanggang sa pag-graduate namin. And then yun, eventually, nagpunta kami ng States. Sabay pa rin kami. Naku, ang tagal nyo na palang magkasama, no? Di parang magkapatid na kayo niyan. Daig pa yung magkapatid. Kasi yung family namin, close din. So, kilalang kilala ka ni Washington. So, kung binubola mo ako, pwede ko itanong sa kanya. Ha? Hindi kita binubola. Pero yeah, talagang kilalang kilala ako ni Washington. Tsaka ako, kilalang kilala ko rin siya. In fact, alam mo nung ikinasal siya sa States, ako yung kasama niya. Ano? Kinasal mo si Washington? Divorce naman, ha? Teka, parang hindi madadali yata ako masyado. Oh, hindi ka pa ba alis? Tapusin ko lang itong email ko. Uy, mauna na kami. Saan ba punta niyo? Bibili daw po ng shoes ko, Tay. O, shopping na naman. Kaka-shopping niyo lang ng isang linggo, di ba? Baka shopping naman to, hindi shopping. Ibibili ko ng sapatos to, siya lang yung ibibili ko. Oh, kabibili lang ng sapatos niya na yung nakaraan, di ba? Para sa kasal ni Cookie. Oo, pero bago pa yung sapatos, hindi pa nga halos na isusuot eh. Ayokong magmukhang kawawa tong anak ko ha, flower girl to! Una, para ka mangangain ng tao. Hindi po tayo mangangain po kami ng fried chicken.
Sapat to. Sige na, ingat kayo, ha? Bye-bye! Sige. Dali, dali, dali! Ay! Kanina ka pa? Oo, oh, maaga ako malas sa opisina eh. Tanggal nyo. Ang daming tao eh. Daming tao, ang dami nyo pinamili. Eh no, namili lang ako ng konting gamit ko. Eh, kasi meron doon damit na nakasale. Eh, sayang naman, hindi ba? Di kinuha ko na. Tapos, medyo pud-pud yung sapatos ko, kaya bumili rin ako. Tapos yung makeup ko, durog na rin. Bumili rin ako. Yun lang. Sapatos ni Clarissa. Ay! Nakalimutan natin na. Pambihira. Yun lang pinuntan nyo doon, yung ba nakalimutan nyo? Meron pa naman siya dyan eh, hindi pa gaano nagagamit. Yun na lang muna. I'm sorry. Okay lang yun tayo, kumain naman kami ng fried chicken. Ito naman, dali sa hulan. Ano? Ikinasal sa Amerika si Washington? Oo, ma. Abay pa ata si Jefferson. Pero, divorce na rin daw. Alam ba ni Cookie yan? Ay, yan ang hindi ko alam. Malamang hindi. Kasi parang nadulas lang si Jefferson sa pagkwento eh. Bobo, paano yan? Baka mamaya malaman na ni Cookie, hindi na matuloy yung kasal. Malamang. Sasabihin ba natin? Siyempre. Pwede bang wag na lang? Ano ka ba, Ma? Alam nga na mahayaan natin si Cookie magpakasal na hindi niya alam yung mga bagay na to. Sayang naman. Ang alin? Kala ko pa naman magkakaroon ako ng manugang na mayaman. Sabi ko na nga eh, puro talaga pera iniisip mo. Huwag ka nga makialam dito. Mag-isip-isip ka nga, Berta. Isipin mo ako maging manugang ko yon. Magkakapera ako, mababayaran na kita. Oo nga, no. Sige, susuporta na kita. O sige, kailangan malungkot ka rin. Ito na, malungkot na ako. Yan na yon? Oo. Parang wala namang nagbago. Naku, tama na nga yan. Mabuti pa, pag-isipan na muna natin kung paano natin sasabihin kay Cookie yun. Ang alin, ate? Yung ay, sa... Berta! Sweldo ba? May pera ka ba? Bigay ni Cookie yun. Yun ang sasabihin namin sa'yo. Salamat. Welcome po, tita. Totoo ba yan? Oo eh. Sa akin mismo sinabi. Kaya nga kami nagpunta dito. Total, naisip ko, involved naman kayo sa kasalan ng dalawa. Tulungan nyo na kami magsabi kay Cookie. Eh, dapat siguro talaga malaman niya yan bago sila ikasal. Ano bang sinasabi ng batas natin sa ganyan? Pinasa na sa third and final reading, ang maganda dito sa House, eh, ito lang ata ang isa sa mga panukalang batas na hindi nag-away yung pula, yung red, yung yellow. Pag pinasa ng Kongreso, hindi pa batas yun. Kailangan magpumasa rin, magpasa ng isang panukalang batas na similar ang Senado tungkol sa divorce. Pag pumasa yan, hindi pa batas yun. Pupunta pa kay Presidente yun. Ang bagong bill na pinas ng Kongreso na tinatawag na ay Decree on Absolute Divorce, eh, kasama doon yung grounds for legal separation tsaka for annulment. No? Sa itong bagong bill na pinas ng House, eh, mas madali na. Pinalawak ang grounds para sa divorce. Kung 5 years na kayo magkahiwalay, actually, yung tinatawag na de facto separation, eh, pwede na mag-file ng divorce. Depende yun, ano? Kasi kung the only instance sa family code natin na kinikilala ang divorce dito, eh, tinatawag na mixed marriage. Kung ang isang isa ay Pilipino at yung asawa ay hindi Pilipino, tinatawag na mixed marriage. Kasi tayo lang ang bansa na walang divorce. Kung Pilipino yon at kumuha ng divorce sa ibang bansa at gusto mag-asawa, hindi pwede mag-asawa. Kasi it does not record, unless foreigner yan. Ano. Kung Pilipino, kumuha ng divorce sa ibang bansa at gusto mag-asawa, miskin na sa ibang bansa, hindi lang si Pilipinas, hindi pwede kasi considered married pa rin yun. Ah, ganun pala yun. Eh, dapat talaga malaman yan. Ang tanong, paano natin sasabihin kay Cookie?
Ay, Ma'am Cookie, may sasabihin po si Aling Mimi sa inyo. Ano po yun? Ah, ang sasabihin ko lang sana, dito na tayo maghapunan, kinapari si Tito. Ay, hindi, kanina pa po kami tapos, wala na po pagkain. Totoo ba yun, Mare? Pare? Paano yan? Eh, parang siya na talaga yung kandidatang mananalo sa promotion. Ito ka ba? Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Feeling ko talagang ako pa rin yun. Ako yun. Ano yung gagawin natin, Janice? Ha? Alam nyo, kayo lang naman talaga yung interesadong ma-promote eh. Ako, okay lang naman ako dito sa posisyon ko. Ay, alam ko na. Siguraduhin mo maganda yan, ha? Diba? Gusto ni Sir yung trabaho ni Blue. Tapos lagi niya pinupuri. Uy, di gayahin natin yung mga ginagawa niya. Gaya ng? Lagi, nakikita ko siya nagdadala doon ng kape at sandwich sa room ni Sir. Yun, gusto ni Sir yun. Yung tipong kahit hindi niya trabaho, pero ginagawa pa rin niya. Gayahin natin yun. Pwede. 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 Patrick! Patrick! Oh, Pits. Ito, ba't dami kami dito? Ah, kanina yan. Nakita ko si Mara, si Vincent, tsaka ibang empleyado. Dala yan, may sandwich pa. Sinabi ako nga na hindi naman kailangan ganyan karami. Ay, para saan daw to? Eh, hindi ko alam. Basta dinala nila. Eh, baka merienda mo. Teka, sabi mo kape tsaka sandwich. Ba't puro kape to? Asan yung sandwich? Kinain ko na eh. Kape lang talaga tinira mo eh, no? Eh, nakaka-nervous yun eh. Sir, eto na po yung USB na sinasabi ko po sa inyo. Kompleto na po yan. Nandiyan na po yung mga reports, PowerPoints, inventory. Kompleto na po. Good job. Thank you, ha? Thank you po, sir. Galing. Sige po. Nakita niyo yun. Inabutan niya ng USB si Sir. At nandun na lahat. Talagang magaling siya, no? Exactly! Kaya yun kailangan gagayahin ninyo. Correct. Ikaw, ano masasabi mo, Janice? Wala. Hindi mo na ako kasali sa mga plano niyo, eh. Eh, ba't ka nakikisali sa amin dito? Eh, cubicle ko to, eh. Ha? May point ka dyan. Huwag kang sasali sa usapan namin kahit kailan, ha? Cubicle nang may cubicle, pero matatapos. Bakit? Ito po ang USB! Para saan yun? Dito po nakalagay ang lahat. Katulad lang, PowerPoints, reports, mga inventories at lahat ng mga appointment ninyo, sir! Para mo sa ganun, very organized ang lahat. At mas convenient. Yes. Lahat ba ito may kinalaman sa trabaho? Yes, sir! Eh, ba't pati ikaw nagbibigay ng USB? Hindi ka naman empleyado dito. Ay, pipita, my friend. PowerPoint presentation na ng mga reasons kung bakit mo ko kailangan pautangin. Kaya, pusuhin naman po sa messenger natin. Alam na niya. Thank you. Excuse me. Opo. Ikaw ba si Blue? Yes po. Gusto ko malaman sana, exactly what is your trabaho dito sa opisina natin? Office assistant po ako. Bakit po? Wala naman. I just wanna tell you na sa tingin ko, hindi ka bagay dito dahil wala ka pang experience. At kulang ka ng knowledge at saka expertise na kailangan para maging magaling na employee ka. Nag-uumpisa pa lang naman po ako. Yeah, pero I think you should start somewhere else. Alam mo kasi, talagang hindi ka aasenso dito eh. At saka, lalong-lalo pa. Hindi ka talaga magpo-promote dito. Oh, teka nga po. Saglit lang ah. Sino po ba kayo? We'll just say I'm a concerned citizen who wants you to know exactly where you are in the company at this moment. Empleyado ho ba kayo dito? Hindi. Guard! Guard! Ay! Ay! Ninong, oy. Ano pong balita? Okay lang. Buka po. Uy. Unang-una, papasalamat kami kasi nakarating ka. Basta po para kay Cookie. Sinabi mo ba sa kanya na pupunta ka rito? Hindi po. Kasi po sabi ni Tita Mimi, huwag ko daw po sasabihin. Ano po bang pag-uusapan natin?
Ano lang tayo? Mag-uusap lang tayo bilang may asawa. You mean mag-aasawa po? Kasi, di ba, pagkatapos ng kasal nyo, pupunta na kayo ng Amerika, no? Opo. Kung may sinabi niya, yung kasal sa Amerika, kasal. Amerika. Opo. Wala ka naalala? Wala naman po. Wala kang sasabihin? Wala kang ikikwento? Tungkol saan po? Tungkol halimbawa sa Amerika, sa kasalan, sa... Ay, sir, nasabi niyo na sa kanya na alam niyo na kinasal na siya sa Amerika? Huh? Maria! Yun po ba? Oo, yun nga, yung kasalan. Yun huwag ka magsisinwi! Upakang kita kahit mayaman ka! Kalma. Hindi po, kasi ganito po yung nangyari noon. Nung nasa Amerika po ako, nalasing po ako sa Las Vegas. Tapos sinundo po ako nung girlfriend ko nung time na yon. Tapos po, dinala niya ako sa isang drive-thru na chapel. Doon po kami kinasal. Hindi ko naman po talaga gusto yung nangyari. Sobrang lasing na lasing lang po talaga ako. Tapos, after po ng tatlong araw, dinivorce ko po siya. Hindi ko naman po kasi siya talaga gusto. Teka, bakit umabot pa ng tatlong araw bago mo dinivorce? Oo nga. Doon lang po kasi ako nagising. Ay, sir, may tatanong lang po. Ano yan? Kung tatlong araw po kayo bago magising, paano po yung cake? Sino po kumain? Ano ba balita kay sir? Eh, ganun pa rin, walang pagbabago. Parang hindi naman effective kay Sir Pepito yung mga pinaggagawa natin. Oo nga eh, ginaya na nga natin lahat ng ginagawa ni Blue, pero siya pa rin ang pinapansin ni Sir. Mukhang talagang siya na nga atang ipopromote ni Sir, ano? Malamang. Eh, anong gagawin natin? Ako? Ayoko na. Ayoko na magpapansin kay Sir, ayoko na mag-effort, ano? Kung talagang gusto niya ipromote siya, edi ipromote na niya. Ayaw mo na? Wala ka na gagawin? Ayoko na. Wala na. Eh, ikaw? Naku. Parang ayoko na din. Suko ka na agad? Oo? Eh, di kung ayaw niyo na, di ayoko na rin. Hindi na rin ako magpapapansin kay Sir. Hindi na rin ako interesado ma-promote. Ma'am! Uy! Vincent! Ay. Anong ginagawa mo? Ba't ka naglilinis niyan? Ay, naku ma'am, wala po to. Eh, napadaan lang naman po ako. Nakita ko medyo madumi yung kotse ni Sir. Nilinis ko na po. Ma'am, pakibanggit na lang po kay Sir, ha? Ay! Ma'am, ako na po yan! Ay, ako na po. Hindi po. Ako na po to. Ako na po ang magdadala nito. Ay, okay, tapa. Ha? Tsaka yan. Ha? Thank you. Ma'am, sara mo yung pinto mo niya. Hoy! Sir! Ay! Uy! Mara! Ano ginagawa? Pati ba naman ikaw? Ay, hindi ma'am. Napadaan lang po ako. Eh, napansin ko po ang dumi po ng sahe. Kaya nilinis ko na rin po. Uy, makakahiya naman. Alam nyo, tama na yan. Andiyan naman sila Baby at Maria eh. At saka pag nalaman ni Pito ito, manihiya yun. Ma'am, okay lang po malaman ni Sir yun. Ang gusto ko lang naman po, makatulong. Ako din po, ma'am. Tim. At Ma'am Elsa, pakibanggit na lang po kay Sir, ha? Nasipag niyo, ha? Ay, alam baka wala ng taong naiwan sa opisina. Hi, Ma'am Elsa. Nandito na pala kayo. Ay, ano naman ginagawa mo rito, Tere? Nagluto po ako. Pakibanggit na rin po kay Sir, ha? Hoy, ikinwento sa akin ni Elsa yung pagpunta niyo sa bahay at alam ko na rin yung dahilan kung ba't ginawa niyo yun, ha? Ano ba naman kayo? Pambihira kayo? Eh, pasensya na po, sir. Gusto ko lang naman ma-promote. Masipag naman ako. Maayos magtrabaho. Tsaka minsan lang ako mali. At saka ako nga po, sir, nagbabakasakali na baka ma-promote ninyo kasi I feel naman na I deserve it. Teka, sino nagsabing magkakaroon ng promotion dito? Si Tere po, sir. Eh, di ba, sir, sinabi niyo doon sa kausap niyo na magtataas kayo ng pwesto?
Dinig na dinig ko yun. Oo, oh, sinabi ko yun, magtataas ako ng pwesto. Pero hindi ako magkakaroon ng promotion. Eh, ano po yun? Eh, di ba ganun din naman yun kapag may tataas kayo, ibig sabihin, may ipopromote kayo. Hindi, magkaiba yun, magkaiba yun. Ang sinasabi... Wait! Oy! Ito na si, ano, si Lupena. Ito! Si Lupena! Siya yung sinasabi ko, itataas ko ng pwesto, pero hindi kayo ipopromote. Paano po yun, sir? Di ba nakatoka to sa first floor? Ipapwesto ko na siya dito sa second floor, dyan sa may bintana, para nakikita niya yung kalye. Para? Eh, para makita niya, ma-monitor niya yung mga pumapasok sa entrance natin. Ay! Yun! Ako eh, hindi naman pala promotion yung sinasabi ni Sir eh. Kasi naman, ayan tuloy. Eh, ito may kasalanan ng lahat ng ito eh. Eh, malay ko ba naman na tagasilip sa bintana kailangan ni Sir? Eh, sa totoo lang ko tagasilip lang, kaya ko yun. Ah, ganun. Pwede sumilip ka na sa bintana ngayon nang maitulak na kita. Ah, ganun? Ha? Itong dalawang to. Oh, buti nakapag-usap na kayong dalawa. Yes, sir. Naintindihan naman ni Cookie yung nangyari. Papaano na ngayon yung plano nyo? Napag-desisyonan po namin na hindi na muna namin itutuloy yung kasal. Sayang naman! Hindi ba pwedeng pag-usapan nyo ulit para matuloy? Ma, talagang sayang. Pero dapat i-respect natin yung desisyon nila dahil sila naman yung magsasama. Ibig mo sabihin, pag hindi natuloy yung kasal, hindi ko na magiging manugang si Washington. Magiging manugang pa rin naman po ako. Ipopospon lang namin yung wedding. Hmm. Kasi may mga asikasuhin din ako sa korte about sa status ko bilang may asawa. Ay, sir, may tatanong lang po. Baka tungkol sa cake na naman yan, ha? Ay, hindi po, sir. Eh, tatanong ko lang po kay Sir Washington, yung tungkol sa sinabi nyo, yung idadaan nyo po sa korte yung kaso nyo. Bakit? Anong tanong mo doon? Hindi, kung idadaan nyo po sa korte, ano po bang korte? Bilog po ba o tatsugok? Ano ka ba naman, Maria? Siyempre tungkol sa pag-iibigan nila, hindi korte yung puso. Maswerte raw yung mga taong hindi umaasa dahil hindi sumasama ang loob nila. Pero tao lang tayo, pag nasabihan, pag napangakuan, hindi pwede hindi umasa. Pero tao rin naman tayong nakakaintindi, natututo. Kaya wag na nating sisihin yung ibang tao kung hindi man nila nagawa yung gusto natin. Ang sisihin natin yung mga sarili natin dahil masyado tayong umasa sa kaya nila. Sir Pipito, maraming salamat po sa time na binigay niyo po sa akin. Marami po akong natutunan sa inyo. Buti naman, kahit konti, may natutunan ka dito. Naku, hindi po konti. Maraming po akong natutunan po sa inyo. Tsaka po, Ma'am Janice, maraming salamat po sa mga tinuro niyo sa akin. Hala, yun no. Ang bilis mo nga matuto eh. Tsaka, madami ka talagang naitulong dito sa office. Naku, labo yun. So, aalis ka na ba? Uuwi. Pinag-training lang ako ng papa ko dito. Para daw pag tinurn over na sa akin yung kumpanya namin, yung business ba namin, marunong na ako makasalamuha sa mga tao. Yung ano niya, yung tatay niya, si Mr. Mercado, bisita ko na isang araw. Sila may-ari ng Pioneer Enterprises. Hoy! Pioneer Enterprises! Ang laking kumpanya yun. Nag-apply ako doon pero hindi ako natanggap. Kayo pala may-ari. Alam mo, gusto na. Oo na, sige na. Aalis na yung tao eh. Oh. Sabi ko nga. Ha? Pipito! Hoy! Mr. Mercado! Tuloy! Pa! Sana! Susunod na ito kanako. Maraming salamat sa pag-train mo sa kanya. Naku, wala yun. Tagal na namin ngayong kliyente. Hindi na kayo iba sa amin. At saka sayang nga, hindi pwede maging permanente sa amin to anak nyo. Oo nga, kailangan ko na siya sa opisina. Lalo ngayon, mag-expand yung kumpanya. Nangailangan nga kami ng mga salesman. Baka may kakilala ka. Salesman! Salesman po! Kaya ko po yan. Pwede po ako dun. Mag-a-apply ka sa amin? Oo. Teka, may naalala ko eh. Ano nga ulit yung sinabi mo sa akin dati na wala pa akong... Experience. At kulang pa sa... Knowledge. And... Expertise. Na kailangan para maging... Magaling na empleyado. Yun! Very good! Sa inyo na po nang galing yan, ha? Kaya na po nagsabi. Pasensya na po. Sorry. Good luck na lang po, ah. Tara na pa. Sir Pipito, bye-bye po! Sige.
Wait. Ito. Ano nga yung line ko? Opo, pero nakalimutan ko na po. Ngayon pa si Mama. Mama. Si Mama. Si Mama siya, no? Pag-usapan na natin para magkatugmatog pa. May tugpa. Kinasal na si Jefferson? Ay, sorry. Masyari. Okay, watching. Flower girl to, ha? Ano? Flower girl. Huwag kang magsasalig. Sino nagsabing magpapabundyan po? Hindi ko na magiging manugang si Wilco. Ay, okay. Ang sasabihin ko lang sana, dito na tayo maghapunan, klang. Paring totoy.